Kamusta mga kalutong tinapay? And welcome muli sa ating channel. For today's video, gagawa tayo ng egg pie recipe na gawa sa powdered milk. Dito susubukan din natin itong gamitan ng improvised oven at syempre ng regular oven. Madali lang itong gawin, basta sundan lamang yung mga sumusunod. Una, kakailanganin natin ng 300 grams ng third class flour. Pwede nyo itong isubstitute sa cake flour o kaya naman ng all-purpose flour. And then, naglagay lang ako dito ng pinch of salt o nasa 1/4 teaspoon yun ng asin, iodized yun. And then, pagkatapos, gagamitan natin to ng shortening as fats. Pwede rin kayo ditong gumamit ng butter kung yun yung available sa inyo. Tapos, ikakat lang natin yung shortening dito sa harina. Hindi kailangan na pinong-pino yung pagkakablend ng shortening dun sa harina. Basta lang magayat lang siya. And then, maglalagay tayo dito ng 1/3 cup ng water, room temperature lamang yun. Kung masyado kayong nadadryan, lalo na kapag all-purpose yung gagamitin nyo, pwede kayong mag-add ng 1 tablespoon to 2 tablespoon pa ng water. And then, susubukan lang natin itong pagsamasamahin hanggang makabuo tayo ng dough. And then, pagkatapos nyan, pagka napagsama-sama na natin siya, ilalagay ko siya sa isang plastic, tapos irerest ko siya for 30 minutes. Itong klase ng dough na to, hindi katulad ng American pie crust, hindi to kailangan i-refrigerate. Mapapansin nyo na compare sa American pie crust, ay mas marami itong water content. Ganitong crust talaga yung ginagamit para sa Pinoy egg pie o kaya naman ng buko pie. So isasantabi ko lang to for 30 minutes to 1 hour hanggang kailangan natin siya gamitin. Para sa ating egg pie filling, meron ako ditong 400 ml ng water. Tapos maglalagay tayo dito ng 300 grams ng powdered milk. Ito yung skim milk powder o milk boy na ginagamit sa bakery madalas. Kung wala kayong mahanap na ganito, pwede kayong mag-substitute na kahit anong rich powdered milk na available sa inyo. And then, naglalagay lang ako dito ng 1 cup ng gatas. Pwede kayong gumamit ng fresh o kaya naman ng evaporated milk. Evaporated milk yung ginamit ko dito. Medyo sablay yung mga desisyon ko sa buhay, so itatransfer ko to sa mas malaking bowl para mas mahalo natin siya ng maayos. And then, nahaluin lang natin yan. Kailangan kasi na matunaw yung powdered milk na nilagay natin. Tapos, maglalagay tayo ng 1 cup ng white sugar. Pwede kayong magbawas dito kung gusto nyong hindi masyadong matamis. Pero, promise itong recipe na ito ay hindi gaano katamis. So, maglalagay tayo dito ng pinch of salt. Tapos, para hindi masyadong malansa o mawala yung masyadong lansa kung hindi sariwa yung inyong itlog na mailalagay, maglalagay tayo dito ng lemon juice. Kaunti lang naman, mga nasa 1 tablespoon lamang. And then, nahaluin ulit natin yan. Pagkatapos nating mahalo, maglalagay na tayo ng ating mga eggs. Kakailanganin natin ng 6 na piraso nito, malalaking itlog yung gagamitin natin. Pero bago yan, magseseparate tayo dito ng 2 egg whites. Tapos yung egg yolks, no, syempre ilalagay na natin doon sa mixture. Gamit ko itong recipe na to for siguro mag-iisang dekada na din. Tapos hindi siya nawawala araw-araw sa bakery namin. Meron akong na-share na recipe na nito kung di ako nagkakamali. Mga 2 years ago yata, pero 4 na pie pan yata na size 10 ang ginawan ko nun. Kaya medyo madami siya. So ito yung ibibigay ko yung recipe na ito na maunti lamang yung serving. Tapos nag-decide din akong ilagay na lang ito dun sa ginagamit kong pang buo na binebenta sa aluminum pie pan na size 20 inch ang diameter. Para naman dun sa mga wala pang pie pan ay magawa nyo din to since gagamit na nga tayo ng improvised oven. And sa recipe na ito hindi rin tayo gagamit ng mixer para naman dun sa talagang walang gamit na gusto lamang mag-try. So, pagkalalagay na natin yung mga itlog, syempre hahaluin natin yan. Pero wag mong imimix masyado kasi magkikreate siya ng bubbles dun sa mixture na magiging butas-butas kapag naluto na yung egg pie natin. So, paraan natin para mahalo natin siya ng maayos ay isisift natin to ng 2 beses o sasalain natin to ng 2 beses para maging pino yung ating mixture at maging smooth yung kakalabasan ng ating egg pie. Katulad lang din ng ginagawa sa leche flan, di ba, dapat ay sasalain siya para maging smooth yung ating leche flan. Katulad lang din yun. At kaya ginawa ko rin to ahead bago natin i-flatten yung ating mga pie crust. Kasi pagka na-i-rest itong ating mixture na to, yung mga bubbles na na-create natin sa paghahalo ay pupunta sa ibabaw. So magiging mas smooth din yung ating custard o yung ating filling sa egg pie. So yun yung reason nun. Pagkatapos niyan, isasantabi muna natin yan and kakailanganin nga natin dito ng 2 pieces ng 20 cm na pie pan. Nabili ko to for 15 pesos. Kung meron kayong nabibila na mas mura, edi mas mainam.
Pagkatapos, papahirang ko lang to ng shortening, pwede rin kayong gumamit ng butter. Yung buong surface niya, kailangan mapahiran nyo ng maayos para naman madaling matanggal o ma-release yung ating egg pie kapag ka na-bake na o naibenta nyo na. So ito yung ating pie crust, mukhang maunti lang siya pero saktong-sakto lang itong recipe na ito para dito sa ating aluminum pan. So yung mga 3/4 part nito ay yun yung una kong iro-roll, yung masosobra doon yun yung idadagdag natin doon sa natira para makabuo pa ng isang pie pan. Katulad na sabi ko kanina, itong pie crust na ito ay hindi siya maselan katulad ng American pie crust na kapag ka na-i-roll mo na, medyo madadry na siya so mahihirapan ka nang gamitin ulit yung mga residue mo o yung mga natira mo dun sa pinagkatan mo. So ito nga, madali lang to. Kailangan nyo lang na hindi siya magkaroon ng crack o kaya butas habang pina-flatten nyo siya kasi pagka nagkabutas yung inyong pie crust, kapag ka meron na siyang feeling ng egg pie, syempre liquid yung feeling natin, maaaring lumusot yung feeling tapos yung pie crust nyo ang pupunta sa ibabaw habang binibake. So, siguraduhin lang na wala siyang butas o kaya nag-crack yung inyong pie crust. Madali lang naman yun since madaling i-handle itong pie crust na to. So, para mailatag natin siya dun sa ating pan, tinupi ko siya sa gitna and then tsaka natin siya papatong. Dahan-dahan lang, kayang-kaya nyo itong gawin kahit baguhan pa lang kayo. So, ididikit natin yung pie crust ng maayos, tatanggalin natin yung mga natrap na air sa loob para lapat na lapat yung ating pie crust dun sa ating pan. Itong aluminum pan na to ay may kasama na tong takip na plastic. So, diretsong packaging na nga ito, bukod dun sa ito na yung pagbibake natin, hindi nyo na kailangan gumastos pa ng another packaging. Kailangan natin na i-trim yung ibabaw niya kasi may takip to, kaya dapat maayos yung pagkaka-trim natin para ma-cover natin siya pagka natapos na natin siyang i-bake at lumamig na. So, lilinisin ko lang yung panabi niya. Kailangan maayos at pantay para naman maganda yung kakalabasan ng ating product. Sa mga baguhan na magta-try, patience lang. Hindi naman kailangan magmadali. Kailangan practicein nyo muna ng dahan-dahan, unti-untiin nyo. Then, eventually, mabigiging mabilis kayo niyan. Ito, every week, gumagawa ako nito ng 50 pieces ng size na ganitong egg pie. Bukod pa dun sa ginagawa kong 6 pieces every day na size 10 na egg pie. Mabilis kasi itong maibenta kasi maraming Pilipino ang may favorite nito. So, pagka natutunan nyo to siguro, ang bilis nyo na itong makakabisado. Once nakabisado nyo na, bebenta na kayo ng mabilis. So, sana subukan nyo and balitaan nyo ko kung bumenta sa inyo itong ating egg pie recipe. Mapapansin nyo na medyo yellow yung ating pie crust kahit hindi tayo naglagay ng itlog. Ganun talaga pagka third class flour, medyo yellowish yung kanyang itsura, yung kanyang kulay. Mas magandang gamitin ito sa pie crust kesa dun sa all-purpose flour kasi mas malutong ang kinakalabasan nito compare sa all-purpose. Yung sa cake flour, medyo pricey kasi siya kaya hindi ako nagtatry. Itong third class flour, siguro nasa 26 pesos lang ang per kilo nito. So, malaking mura. So, ititrim lang natin yung panabi nito. And then, yung excess nito na kaunting-kaunti lang, pwede nyong ilagay sa ref o kaya sa freezer. And then, iahalo nyo ulit kapag kagagawa ulit kayo. Pwedeng-pwede yung gawin. So, ganun lang kadali yung pag-prepare nito, hindi naman tatagal ng nasa 30 minutes yung buong process na yon. And itong isang piraso na to, pwede nyo siyang ibenta ng 150 to 200 pesos, depende sa market nyo. Ilalagay ko rin kung magkano yung nagastos natin dito sa description box, pati yung measurement ng mga recipe as usual. And then after nyan, pagka na-cover natin yan, itong dalawang pirasong egg whites kung natatandaan nyo, lalagyan ko to ng nasa 1 tablespoon ng white sugar para lang siyang mag-double, tapos ay imimix na natin to gamit ng whisker. Kayang-kaya yan, pwede rin kayong gumamit dito ng electric hand mixer o kaya ng stand mixer para mas mabilis. Pero ito, pagka wala kayong ganun, kayang-kaya naman tong gawin, gamit lamang ang whisker. Mga nasa soft peak stage lang yung kailangan natin maabot dito o kaya naman, basta lang mawala na yung liquid na natitira sa ilalim na egg whites na visible, pwedeng-pwede na yon. And after nyan, syempre, isasali na natin yung ating meringue dun sa ating ginawa kaninang mixture ng egg pie filling. Pagkatapos nyan, nahaluin lang natin siya ng kaunti para lang mapino. And then, isasali na natin to dun sa ating mga pie crust na ginawa kanina. Para madali siyang ma-transfer dun sa ating mga pie pan, itatransfer ko siya dito sa ating pichel na may spout para naman walang tapon. Itong egg pie filling natin ay saktong-sakto lang din para dito sa ating recipe. So, sundan nyo lang sana yung ating recipe para magawa nyo ng tama. Kapag may nakikita kayong kumpol ng merang na katulad nyan,
i-mix nyo lang din gamit ang whisker kasi pagka na i-bake natin yan, yun yung masusunog sa ibabaw at magbabrown. Kapag ka merong ganon, bali hindi pantay yung kakalabasan ng inyong egg pie. Parang may bukol kung baga. And then tapos na tayo dito sa ating pagpiprepare ng ating egg pie. Para dun sa ating improvised oven, gumamit ako ng medyo malalim para mas madali siyang maluto at mas maganda yung flow ng init. Then yan, ipapatong ko lang siya. Bali, pinirihit ko to ng may takip for 10 minutes. Tapos, i-bake natin siya dyan ng 40 minutes. Actually, mas mabilis siyang maluto dito compare sa regular oven. Medium na apoy lamang yung gamit natin dito. Ang problema lang dito, since wala tayong oven temp dito, mapapansin nyo medyo lumobo na kaunti yung panabi ng ating egg pie. And kapag aahunin natin siya, makikita nyo nag-wiggle pa siya. Pero pagka hinawakan nyo, ay dapat firm na yung gitna niya. Hindi na parang liquid o tubig pa yung gitna. Dapat pag hinawakan nyo, medyo buo na siya. Pero nag-wiggle pa, yun ay luto na. Para naman sa oven, regular oven, magpipreheat tayo dito na nasa 150 degrees Celsius for 1 hour and 20 minutes. Mas maganda itong i-bake itong mga egg pies sa low temperature kasi hindi siya magbubutas-butas sa loob. Tapos alam nyo kasi pagka lumobo na kaunti yung inyong ibabaw, ibig sabihin nun kapag lumamig siya katulad nyan, magri-wrinkle yung ibabaw niya. Kasi syempre lumobo siya, tapos pagka nawala na yung steam sa loob ng egg pie, babalik na siya dun sa natural niya and then magri-wrinkle na nga katulad nyan. So low temperature lamang yung kailangan niya sa pag-bake. And then kapag i-slice nyo to, lalong-lalo na kapag bagong bake pa, medyo painitin nyo yung, ano nyo, yung kutsilyo na gagamitin. So yun na, bago nyo takpan to, tatandaan na kailangan ay malamig na malamig na siya. Hindi na siya, wala na siyang init na kahit ano paman. Kasi madali to nga amagin kapag siya ay tinakpan nyo ng mainit. Tatagal ito ng nasa 5 days sa room temperature. Tatagal to ng 2 weeks kapag ni-refrigerate. Medyo maliit yung pagkakaslice ko kanina, so uulitin natin, mag-i-slice tayo ng medyo malaki. At yun na nga mga kalutong tinapay, sana ay nagustuhan nyo yung ating recipe at video at sana syempre natuto kayo. Sana ay magpagkakitaan nyo at umaman kayo mga katinapay. Magkita-kita tayong muli dito muli sa ating channel, Lutong Tinapay. Bye-bye! Sorry mga katinapay kung medyo masakit sa pakinggan yung boses ko, medyo pausa ko ngayon. Bye-bye!